yun. Tayo ay lalabas ngayon. Ating tetestingin ang low light function ito or capability. Ayan, si Nene. Ayan, yung ating ano, DJI. Testingin natin sa gabi. DJI na. Ngayon, pupunta tayo sa saan ang wallet ko? Nanay, dito ako muna ha. Lalabas na si Daddy. Okay? Okay. Dito sa labas. Ayan, madilim nga. Yo. Binuksan ko ang ilaw at ako'y magsasapatos muna. Pero buksan na natin itong garage. Nako, hindi ko pala na-charge. Anyway, check natin. So, meron pa siyang 60%. Okay pa siguro pa. Ayun, biyahe tayo. Nag-online ako sa Uber. Sobrang dilim na, pero ano pa lang, 5:30 pa lang ng hapon dito. Pipick up tayo ng pasahero. And then let's see kung hanggang kung kakailan tayong biyahe ngayon. Hindi ako nakapag-vlog last week kasi busy ako sa ano eh, sa nung napunta ko ng Los Angeles. Busy. Kaya ayun, hindi man ako pwedeng mag-video doon sa loob ng ano, ng company kasi bawal, kasi medyo maselan yung ano doon, yung mga data. Kasi doon sa pharmacy makita doon yung ano eh, mga pangalan ng pasyente, mga address, kung ano yung gamot nila, yung mga ganun, phone numbers, kaya bawal ano, bawal doon ng video at saka camera. Pero nag-video ako. Pero hindi pang personal consumption. Yung nag-video ko para sa ano rin, sa sarili kong pangangailangan. Hindi, kasi kailangan kasi yun sa ano, kailangan kasi yun sa aking trabaho para hindi na ako babalik ulit doon kung sakali man na mag-go through yung ano, yung project. At least meron akong data. Pero sa tingin ko, babalik at babalik ako doon eh, pagka nagkataon. Kasi hindi naman yun basta ano, one visit lang eh. Maraming ano doon, maraming kailangan ayusin. Parang yung punta ko kasi doon, parang assessment lang. Sabi ng boss ko, kailangan ko lang i-assess kung feasible ba yung ano, yung nire-request nila nung operations doon na magkaroon sila ng incentives, kasi yun ang yun gusto nila mangyari. Yung kailang productivity matumbasan ng incentives, yun ang trabaho natin, yun ang ating ipinunta doon sa Los Angeles. And then, yun, nagawa na ako ng report ng aking business analysis. Sinubmit ko na rin sa aking boss last Friday.
siya na ang bahala doon. Siya na ang magde-decide kung maniniwala siya sa akin o hindi. Pero sa tingin ko naman, maniniwala yun. Kasi dinamihan ko ang pambobola. Then saka ano din naman maganda rin sa mga empleyado ang may ano, ang may incentives. Kasi ano yun, dagdag motivation. Saka yun na nga, na-explain ko na rin dati. Kasi meron talagang mga empleyado na gusto mong, kailangan mong bigyan ng reward. Kasi meron talagang mga empleyado na mabibilis. Tsaka masisipag. Alam mo yun na hindi sila nag... hindi sila petix sa trabaho. Talagang trabaho lang sila ng trabaho. So yun yung ating gustong bigyan ng ano, ng reward. Kaya ano, doon pumapasok yung incentive program ng kumpanya. Saka maiiwasan din yung ano, yung pagdami ng overtime. Yun din yung isang inaano noon. Kasi syempre minsan, hindi ko man sinasabi na lahat. Kasi meron din na mga empleyado na talagang binabagalan nila para makapag-overtime sila. So yun din yung isa sa iniiwasan natin. Or sana yun ang kapalit ng incentive, mabawasan naman yung overtime. Ayun, nakapaghatid na ako ng isang pasahero. Medyo makwento rin. Okay lang. At least hindi ako nainip sa biyahe. Malapit lang. At ang maganda, nagbigay sa akin ng tip na $10. Yan. Galante silang magbigay ng tip dito. Anyway, ayun. So, mabalik tayo sa usapan na incentives. Ano? So, may nagtanong sa akin dati, ano ba daw ang mas maganda? Kung hourly pay or salaried? Pag salaried kasi, yun yung mga monthly. Yung may, ano, yung fix yung kanilang salary. So, yung, ano ba yung mga pumapasok sa fix? Yung mga supervisor, managers, basically lahat ng mga nasa management positions. Ano yan? Sila, mga salaried sila. So yung mga nasa hourly naman, yan yung mga associates, mga team members, mga nasa warehouse, almost lahat ng ano, operators yan. Technicians, ano pa ba? Yan, siguro nasabi ko na lahat. Nurses ang alam ko, hourly din sila. Ang doctors, hindi ko lang kung doctors, parang salaried yata sila. Or depende sa arrangement ng hospital. Pero alam ko mga yung mga pharmacy technicians, yung mga nasa Costco, yung mga sales lady, yung mga ganon, ano sila, hourly. So, marami yung may gusto ng hourly yung sweldo nila. Kasi mas malaki yung kinikita nila. Lalo na kung yung company is, sabihin natin na hindi sila mahigpit sa overtime. So, meron ganun mga company na hindi mahigpit sa overtime. So, let's say, pumasok ka ng 6 a.m., 6 to 2, so may 8 hours ka na. And then, yung iba, nagto 12 hours, 10 hours, so meron silang overtime pay. So, unlike sa salaried, fixed na kahit 10 oras ka nagtrabaho, 12 hours, same pa rin yung sweldo mo. And wala kang overtime. Yun ang pinagkaiba ng dalawa. Pero mayroong mga company na kahit salaried ka, meron ka ring kung tinatawag nila parang incentives. Pero hindi ko sinasabing lahat ng kumpanya. Meron lang company na yung mga salary employee nila, meron silang quarterly, hindi naman monthly. Wala pa akong narinig na monthly
bonus kung tawagin. Parang quarterly bonus yata yun. Well, depende rin sa kumpanya. Ano. Yun. So, meron silang, pag maganda yung performance ng kailang group or team na minamanage, meron silang incentives din doon. Ang isang advantage ng salary, kapag holiday, pumasok or hindi, holiday ba? Hindi, holiday kasi pay na yun eh. Meron kasing pagka, ano, pagka hourly, pumasok ka, or pag hindi ka pumasok pala, syempre wala kang sweldo. Yun lang pinagkaiba nung, yun ang disadvantage nung hourly. Unlike sa salaried ka, pagka hindi ka pumasok, parang bayad ka pa rin eh. And, or pwede mong, pwede kang mag-extend ng oras sa ibang araw para lang mapunanan mo yung let's say umabas ka ng Monday, so pwede kang pumasok ng Saturday or mag extend ka ng hours during the rest of the ano the week. Yun, so ganun yung ano ang malimit na arrangement doon. Ngayon sa company ko ngayon, ako ay salaried. So, fix ang aking income. Minsan, syempre, pag nagkakamera ng bonus, pero once a year lang yun. At di ko alam kung malinaw ang camera sa, ano, sa gabi. Ngayon, alas 6 na ngayon eh. Baka mag-drive na lang ako pabalik sa bahay kaysa mag-antay ako dito sa labas. Okay? Mag-ano tayo? Mag-AFSD tayo. Ayan. Full self-driving. Tingnan natin kung ano yung tsura niya sa gabi. Ayan na. Hindi ko nahawak sa manibela. Kaso madilim eh. Hindi kita. Full self-driving may be degraded. Bakit? Ah, naulan kasi. Kaya ganun. Hindi kita ng camera. Pero yan. Punta tayo ng Best Buy. Tingin tayo ng TV. Kasi malapit na ang Black Friday. Eh, baka merong ano, may murang TV doon. Titingin tayo. Gusto ko kasi ng ano, malaking TV. Kasi yung TV sa bahay, balak kong ilagay sa kwarto. Yung nasa salas. And then, syempre, bago mangyari yun, eh, kailangan may kapalit. And then, syempre, nakadepende yun kung may sale sa Best Buy. Ngayong, Black Friday. Pag wala naman, okay lang. Hindi naman ano siya. Hindi naman siya importante. Pero gusto ko pa rin tumingin ng TV. Maaga pa naman eh. Hindi pa naman yun sarado. Tingin tayo. Ang gusto kong makita yung actual na laki. Kasi ang aking gustong TV na bilhin, yung OLED, OLED, yung tawagin. Or yung isa, yung QNED ng Samsung. Ang yung kasi nasa bahay 65. Ngayon gusto kong makita kung gaano kalaki yung 77 yata yun, yung pagka OLED, pagka isa, pagka yung hindi OLED naman, gusto ko yung 85 inches. Tingnan natin kung gaano kalaki yung actual, para meron tayong idea kung isasabit ba natin siya sa pader o nandun lang sa TV stand. Ayan. Tingnan natin yung actual na laki niya. Kasi baka naman bumili ako ng 85. Sobrang laki naman dun sa paglalagay namin. Eh, magsisisi pa. Kita niyo ang aking mukha. Mapula, no? Kasi ako ay nasa stoplight. Yun, nag-green. Mag-iba ng konti. Hindi na ako mukhang nasa clubhouse.
Kasi pagka nasa pula, para ako nasa clubhouse. Bye. Tingnan natin ng TV dyan. Ayun, so ito yung OLED. Ito yung QLED. Ano mas maganda sa dalawa? Parang parehas lang eh. Anyway, pero ito 77 inches to. Parang okay na 77.